Idineklara ng Vatican bilang isang servant of God ang binatilyong Pinoy na si Darwin Ramos. Dati siyang batang lansangan at pumanaw dahil sa isang karamdaman. Yang pagiging servant of God ang unang hakbang sa proseso ng pagiging santo. Narito po ang kwento ni Darwin na tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Isa siyang mabait na bata, madasalin din siya, at sobra din siyang malalahanin sa mga sa pamilya niya. Gaya ng ordinaryong bata kung ilarawan ni Maria Cañares si Darwin Ramos. Pero hindi ordinaryo ang naging buhay ni Darwin na idineklara ng Vatican na servant of God, paunang hakbang sa mahabang proseso ng pagiging santo. Ipinanganak noong 1994 si Darwin sa murang edad, nangalakal ng basura at namalimos para makatulong sa kanyang pamilya sa Pasay City. Ito ay kahit nagsimula na noon ang kanyang karamdamang Duchenne muscular dystrophy na nagpahina sa kanyang katawan. 12 anyos si Darwin nang makilala siya ng grupong Tulay ng Kabataan na tumutulong sa mga batang lansangan. Nanirahan siya sa isa sa mga center ng grupo. At makalipas ang isang taon, nagpabinyag bilang Katoliko. Pero pagdaan ng panahon, lumala ang kondisyon ni Darwin. Never siya na mag-complain ng sakit sa na nararamdaman niya. Pero talaga kung makikita mo siya, siguro maano ka kasi parang pag naghihinga siya, linalabas niya yung dila niya para lang makahinga siya. Sa isang video mula sa Tulay ng Kabataan Foundation, makikita ang pananampalataya ni Darwin sa gitna ng karamdaman. Matuto kong magdiwala at maluwala sa akin. Kay God, Jesus. Kasi siya lang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo. Pumanaw si Darwin noong 2012 sa edad na 17. Ang pamilya ni Darwin itinuturing ng isang milagro ang kabutihan ng binatilyo at patibay na pagmamahal niya sa Diyos. Kahit meron na siyang sakit, nakayanan niya. Napakaswerte talaga na busing na. Nagkaroon na akong anak ng ganun kabait. Kwento na kanyang mga kapatid, ang nakukuhang barya ni Darwin sa paglilimos, ibinibigay pa niya sa kanila. Iba po talaga yung pagkataon ng kuya ko. Alas lahat nasa kanya na, pagiging mabait, matulungin, masayain. Hindi po siya marunong magreklamo. Nandyan pa rin po siya, nananalangin. Tapos pati po kami pinapanalangin. Ayon kay Bishop Honesto Ongtioco ng Diocese of Cubao, si Darwin ay isang halimbawa ng kabanalan. Bilang batang lansangan na may myopathy, naging malapit daw ito kay Kristo sa kanyang paghihirap at kasiyahan. Sa pahintulot ng Vatican, hawak na ng tinatawag na apostolator ang diary at mga personal na gamit ni Ramos para sa mas malalim na pagkilala dito. Kakausapin din ang mga taong nakakakilala sa kanya para mas makilala ito ng lubos. Hakbang ito tungo sa mahabang proseso ng pagiging santo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.